Ayan mga ka-DIY, charging ang ating solar generator via solar. Ayan o. Yung ating solar panel, current output is 37 watts. At charging tayo ng ating solar generator. Ayan o, charging siya, naka-green yung ating light indicator. Yung solar panel natin is, ayun. Yung nabasag ko na 100 watt na solar panel, umaabot pa siya ng 40 watts mga ka-DIY. So, ayos. Mga ka-DIY, ayan, na-try na natin i-charge using solar panel ang ating portable solar generator. Pero pwede rin natin ito i-charge using AC charger. Katulad nito, laptop charger siya ng Toshiba. Kasi yung connector niya is 5.5 by 2.5. So yung 5.5 by 2.5, kasi yan dito sa ating connector input. Kaya same port lang naman yung pagcha-charge natin gamit yung solar panel at saka yung AC charger. So ngayon, i-try natin i-charge using, ayan, tingnan natin yung charging power natin mga ka-DIY. Ang saksak natin. Ayan. Ito nga pala, charging green siya, tapos kapag fully charged, namamatay yung ilaw natin. So, yung charging niya is, ayan, yung charger natin is 90 watts. So, charging tayo ngayon 93 watts mga ka-DIY. Ayan. So, kung wala kang solar panel, pwede mong i-charge yung ating portable solar generator gamit ang laptop charger. Freebie nga pala yan o kaya solar cable kapag binili nyo to sa amin. So, i-message nyo lang kami kung anong gusto nyo freebie. Kung AC charger or solar cable mga ka-DIY. So, ayan. 63% to kasi ginamit ko eh. Ayan. Siya nga pala mga ka-DIY, di ba yung ginagamit nating battery dito is itong ganito, yung flat top na 32700 LiPo battery mga ka-DIY. Walang tornilyo. Para kasi ma-maximize natin yung space. Kaso ang problema ng ating mga ibang ka-DIY, wala silang pang spot weld. Uubra naman natin na ihinang kaso kailangan magaling ka maghinang tsaka alam mo yung gagawin mo. So ngayon, dahil ano, mag-iisang taon na yung shop natin sa Shopee mga ka-DIY, magkakaroon pala kami ng promo na libre assemble na or libre spot weld, libre na yung insulator at tsaka yung Kapton tape, pati BMS kung bumili kayo sa amin, ikakabit na rin namin. So, para pag gagawa kayo ng ganito mga ka-DIY, isasalpak nyo na lang yung battery na buo na. So ayun mga ka-DIY, order lang kayo sa amin ng 32700 na battery and then sabihan nyo lang kami kung gusto nyo ipa-assemble na at libre na yung tubbing wire, Kapton tape, tsaka insulator dito. May insulator kasi dito eh. So libre na yun para sa inyo mga ka-DIY, para madali na yung pagbuo nyo ng portable solar generator. Mas compact. Pero kung ang gusto mong gamitin yung bolted, wala kasi kami nun eh. Pwede naman kayo bumili kay Solar Dagupan. Pwede rin yun ang gamitin nyo. Kaso, iba lang yung position niya sa loob. Kasi, medyo kakain kasi ng space yung tornilyo, mga ka-DIY eh. So, ayun. Charging pa rin tayo, 93 watts. Ayun lang, kapag interested kayo bumuo gamit yung ganitong battery, message nyo lang kami, free tubbing wire na yun, free assemble, mga ka-DIY. Mga ka-DIY, for load testing, ayan, ito yung ating backup solar generator version 3. I-power on natin siya mga ka-DIY. Tapos try natin ikabit yung flat screen namin na 32-inch na TV. So, try natin. Ayan, buhay na siya, nakikita nyo. Tapos binuhay ko, buhay natin kasama yung inverter. Ayan. Ayan. Yan, nag-power on na siya. May output na yung inverter natin na 220 volts. I-power on natin yung TV.
Ayun, nakikita nyo mga ka-DIY, 30 watts ang kinukonsumo, 28 watts ang kinukonsumo ng ating TV. So, try natin mag-play. Pagpasaysa nyo na nga pala yung anak kong maingay, nangingi ng dede. Yeah. So, ayan mga ka-DIY, yung flat screen TV natin is 30 watts. Consuming siya 30 watts. So, kung meron tayong ganitong capacity ng battery na 300 watt hours, kung gumagana siya ng, nagkukonsumo siya ng 30 watts, so 10 hours mga ka-DIY. Pero syempre, may conversion loss pa yon. Sabihin na natin na 8 hours. 8 hours, magagamit natin tong battery backup na to para sa ating flat screen TV. Ayan. Ayan o. Ayos, di ba? Kayang-kaya. Ngayon, isaksak din natin yung... Ayan. Saksak din natin yung DC fan ko dito sa bahay. Try din natin, sabay. O, ayan, mga ka-DIY. So, kung may router ka, pwede mo rin isaksak dito. So, tuloy-tuloy ang ating streaming. Kung may router ka, brownout man, may internet ka, tapos meron kang TV, tuloy-tuloy ang Netflix mga ka-DIY. O, di ba? Okay. Ayan, second load naman natin mga ka-DIY, itong Toshiba laptop na to. So, itong Toshiba laptop na to ay nagpe-play ng DIY Pinoy video. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe na mga ka-DIY. And ito yung power consumption niya. Around 30 watts din. So, parang yung TV nasa 30 watts. So, kung purely itong generator natin gagamitin mo sa 30 watts na laptop, sorry po, si baby yun, 10 hours. Pero syempre, conversion loss ulit. So, roughly 8 to 10 hours magagamit natin. Tapos, sasabayan mo pa ng DC fan. O, ayan o, sakto yung DC fan. Tapos, dito sa isa kabila, ikabit mo yung router o kaya modem, di ba? So, tuloy-tuloy ang inyong online class. O kaya naman, online job. So, kung work from home ka at nag-brown out, wala ka ng dahilan kay boss. Tuloy ang trabaho. So, nag-iiba-iba yung wattage ng laptop. Depende kasi sa state of charge ng battery ng laptop. So, ngayon nasa 17 watts siya, 20 watts. So, ayun lang mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Yung promo natin sa battery until supplies last ha. So, grab nyo na lang yung opportunity. Message nyo lang kami kung gusto nyo yung spot weld namin mga ka-DIY. Libre na yun. So, promo natin sa ating DIY Pinoy Shop sa Shopee. Thank you for watching.